Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang mag... Wala akong meds. Saan? Ayun. Take two. Nakarinig yung sarili ko eh. Magandang, maganda, 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 magandang morning! Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Tuesday! Hi partner, kumusta na you? Okay naman ako, partner. Ayan, better ka na. Oo, boy, uminom ba naman ako ng pinakuluang tubig kagabi eh. Kaya o, di patay ang lahat ng bakteriya. Correct, di ba? O, di ba naniwala akong bukulong tubig iniinom ko? Ay, kasi ako partner, umiinom ako ng sobrang init na tubig kapag makati yung lalamunan ko. Kasi may ganun din akong feeling. Na parang nawawash out lahat. Nawawash out. Tapos yung parang feeling ko kung ano man yung kumikilite at kumikirot-kirot at kumakati-kati. Ano sila? Nadadala sila ng ano? Ng mainit na tubig. Kaya diba, sabi ng mga matatanda, sabi ng mga naniniwala talaga sa pasma, diba, hindi ka dapat lagi na umiinom ng malamig. Correct. Dapat kung dapat laging warm. Diba? Kung papansin mo. Oh. So dun ko nakuha yung idea na kapag kalibaw makatikati yung lalamunan, may problema sa lalamunan, inuman mo ng kumukulong tubig. Diba? Na nag-post na ako ng video partner na marami nakarelate yung sobrang paso ng takoyaki. Yung akala mo yung takoyaki malamig na pero malamig, hawak-hawakan mo pa, no, malamig na to pagkain mo, no, yung loob pala hindi mo mailabas kasi nakakaya sa mga harapan nasa harapan mo. Tapos titiisin mo na lahat ng parang kaya mo na siya, yung ma-enjoy mo yung warm warm na ano na presensya ng pie. Tapos magagat mo. Tapos pagkatapos ng lahat ng kainin mo, pagkatapos wala ng lasa kasi parang feeling mo namatay na lahat ng taste buds mo. Namahita yung dila mo. Namaned! Sa true! Diba? Totoo yun. Ito nga ang malupit, partner. So maghapon ako iniinom ko warm water, hot water. Kagabi, nakalingat ako, may ice cream. Kumain ako ng sarap. Ice cream. Pasmado ulit. Ayan ulit. Pero better than yesterday, yung energy mo kahapon, partner. Akala mo talaga... ang baba talaga, partner. Oo, parang malalagot yung leg ko. Parang iba talaga. Dun sa mga nakapakinig kahapon, kakaiba po talaga yung enerhiya niya. Parang akala ko mahihimlay na. Akala ko forever na yung leave. Charot. Ay nako, kaya kung nga kayo po ay feeling okay, that's good. Kung wala po kayo nararamdaman kahit ano, that's good. Kasi, I guess, partner, sa sobrang init ng panahon, tas pabago-bago ng temperature. Kasi diba minsan biglang umuulan. Yan yung mga causes eh, diba? Correct. Nung kung bakit nananakitang mga katakatawan, mga lalamunan, nagkakasipon-sipon, ubo-ubo, ganyan. Kaya kung wala kang nararamdaman na kahit maski anong symptom or whatever ng flu, kabisyo, ipagpasalamat mo yan today. Totoo yun na, hindi lahat ng tao ay kayang lumaban sa ano, sa panahon, sa lamig, sa sobrang init. Correct. Diba? Yung iba matalaga mababa o mahina ang immune system, kaya madaling ubuhin, madaling sipunin. Ako naman, maliban din talaga sa weather na wala tayong magagawa, 'di ba, yung stress minsan talaga nagko-cause din yan ng ano ng sakit, nagsisimula sa sakit ng ulo, 'di ba, panghihina, 'di ba, nagpa-palpitate ka, hindi ka makahinga sa dami ng isipin mo, natataranta ka. Daming gawain, yeah, nagko-cause din po yan ng ano ng napakaraming sakit. So iwasan natin ng ma-stress ng matindihan. Alam mo, na-realize ko wala pa akong kakilalang tambay na nagka-migraine. 'Di ba? 'Di ba? Chill lang kaya sila. Sobrang chill sila. As in, literal na take each day at a time. Ganun sila, di ba? Chill lang. Sarap nga ng buhay nila. Walang masyadong isipin. And alam mo, sa totoo lang, partner, yan naman yung goal natin. Ako talaga, partner, na maging tambay. Yung chill lang. Sabi ko nga sa iyo, ang pinakapangarap ko talaga, ay yung... Ewan ko ba, yung maging mayaman ako, nasa sobrang yaman, yung ginagawa ko dito sa Love Radio, hobby ko na lang. Alam mo yun, yung parang, hindi ko siya, passion na lang talaga. Ganyan, pumasok ako kasi I'm passionate about it, ganyan. Pero yung pagdating sa mga pera-pera, hindi ko na siya problema. Yan yung talaga, yung buhay ng ano, yung, hindi naman sobrang tambay, pero yung tumatatambay ka lang anytime you want to, anywhere you want to, wala masyadong isipin kasi lahat in place na, ganyan. Yan talaga yung mga gusto ko. Lalo na pagaling
ng bakasyon. Laging na-fortify yung pangarap ko na talaga. Sana laging ganito ko, yung bata pa lang ako, ma-enjoy ko yung bakasyon lagi. Kasi hindi yung hanggang ilang taon, trabaho ko ng trabaho, ganun. Paano po ba yumaman? Sino po bang mga mayayaman dyan na makadikit na po? Baka mabahaginan man lamang kami. Diba, mabahaginan. Diba? At mabahaginan din ang ano, ng mga tips. Ano po ba, diba? Ganun. Kaya dito talaga minsan, ma-amaze ka sa balanse ng buhay. No, na minsan yung mga tambay, inggit na inggit sa mga taong may trabaho. Correct. Pero mga taong may trabaho, inggit na inggit din po doon sa mga taong tambay. Kasi wala po kayo masyadong iniisip. Sa chill totoo lang. Kaya ako, partner, ako, alam ko sa sarili ko na talaga minsan aligaga ako. Meaning, maraming ginagawa, maraming iniisip. So, binabalansi ko yung buhay ko. Paano? Nakikipagkaibigan talaga ako sa mga tambay. Para ma-impluensyahan din nila kung paano yung mindset yung chill, nila. Yung chill na mindset. Meron nga ako nabasa na ano, na story. So meron daw isang ano, merong isang fisherman, isang mangingisda. So yung anong pangalan ng mangingisda? Ah, sige, pangalan na natin. Ano gusto mong pangalan? Mangkanor. Mangkanor. Parang feeling ko, top of mind lagi. Feeling ko si Mangkanor, parang wag na Mangkanor kasi ang maiisip natin lagi may ganap sa bangka. Wag na Mangkanor, iba na lang. Isa pang pangalan ng mukhang pang ano? Mukhang masipag 'yan. Masipag. Oo. Ba't parang wala tayong maiisip na tao masipag. Walang pangalan na walang top of mind na masipag. O sige, kunyari. Wala associated sa kasipagan. Oo nga, kunyari Bruno na lang, Bruno. Yan, yan si Bruno. Kung makakalala ko mga Bruno partner. Oo nga, pusher. Eh, sorry na sa mga Bruno yung name. O Bruno, kunyari Bruno partner. Oh, yun. So si Bruno ay isang magsasaka. Okay. Si Bruno ay isang magsasaka. Alaman. Excuse me, teka lang ha. Ano muna, pumukulo ba yan? Make sure mainit yan. Okay. Okay, go. So si Bruno ay isang magsasaka. So itong magsasakang ito, ang gawain niya, ang schedule niya sa bawat araw, mangingisda siya. Tapos bago mag tanghali, actually maaga pa lang, makakauwi na siya mula sa pangingisda niya. Magbebenta siya ng kaunti. Natatakot ako, wait lang partner, kasi bakit? Yung monitor ko hindi gumagalaw tapos ikaw gumagalaw. Sa Facebook live. Nakakatakot. Ba't ganun? At saka ito pa, bago tayo. Pero nakakatakot no, nakatigil ka tapos gumagalaw yung monitor. Bakit siya nagsasalita sa monitor? Kasi real life, hindi. Oh my gosh. So creepy. Alayo pa ng katatakutan day. So, hindi naman tapos yung kwento ng mangingisda. Pero bago ko sabihin yung kwento ng mangingisda, ito lang ang napansin ko, bukod sa hindi ka gumagalaw kanina, tayo lang yung walang picture. Kaya lahat ng DJs, nakapag-picture sila sa dami ng pangalan nila, tayo nakalagay, tambalan. Wala kaming picture. Wala pa kayo makita magandang picture na. May favoritism kayo. May favoritism kayo, ha? Charot. Hindi, ito po ay kwento po namin dun sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. At lahat ng mga masugid na kabisyo, kung mapapansin po ninyo, nagbago po kami ng background sa aming monitor, ganun. So bawat DJ may picture sila, katabi ng pangalan, kami wala po. Siguro wala talaga. Building po. Wala, mga building yung amin. Sabi nga, wala ako magandang picture. Lagyan nalang tambalan, tapos lagyan natin building na background. Mabalik tayo. Kung nakikinig ka sa radyo, hindi ka makarelate, lipat ka ng Facebook Live, pwede naman. Mabalik tayo sa kwento ni ano. Kami mo kasing kwento, nag-aabang nga kami lahat. Ito kasi, comment ka ng comment. Eto na. Merong mangingisda, ulitin ko na ha. Ang pangalan niya ay Bruno. Ano, ibahin na lang natin? Ano na lang? Tapos yung kwento ng mangingisda. Partner, ito to. Alam yung nakakainis yung kwento. Hindi tinipitin sila. Tapos alam mo, sa sobrang... Kasi masyado lumay Bruno. Andrew na lang. Andrew. Wag Andrew. At uso kong K-pop baka, na ngayon. Hindi, K-pop kasi baka mamaya associated sa ano, sa politiko, di ba? Ano Andrew ba? Hindi, si Andrew E, di ba? Tapos si Gab, di ba? Ganun. Okay, so wag tayong ano, kasi alam mo ng mga tao, nag-red lang, BBM ka pala. Nag-pink lang, Lenny ka. Di ba? Ganun pala talaga yung damitan mo. Yung ano nga partner eh, bago kami pumunta sa kwento ng mangingisda. Di yung ano tayo, meron
pa yung TikTok video, yung ano, yung intuition test, 'di ba? It's a hard knock life. Yung ano, nakapikit kami ni Chopper tapos mag numbers kami sa kamay namin. Titignan kung parehas ganun. Yung una nating ginawa, two partner. Ay, talaga naman ang comments sa ilalim. Ay, I like the sign, Chenelin, Chenelin, red heart, green heart, ganun ganun. Nakakaloka talaga yung mga tao. So huwag tayong magbigay ng mga ano. So no, not not Andrew. Not Andrew. Ano? K-pop, K-pop. Daoming. Oh, Daoming. Luma. Taiwanese. Park. Si Park na lang, Park. 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 Kasi normally kapag ka, ano, kapag okay. Ka, ang daming mga Korea na may pangalan nila may Park. Park Seo-joon, Park Shin-ye, Park. Si Park, pwede na? Pwede na ba ako mag-umpisa ng kwento? Tapos sa mga inis ng si Park. Umpisa na yung kwento mo. Ito na. Ay, di ba kasabihin nagpa-promote tayo ng parking space? Ay, park na, wag na Park. Hindi, Park na. Partner, si drama baka magtampo. Sabihin, ganun, puro K-drama. Si drama, nakalimutan nyo na. Oh, kasi tama ka. Eh, pareha lang din naman kami na mata. Pareha lang naman kaming drama. Diba? Tsaka mata at kinis. Ay, wag na lang yun. Iba na lang. Balik na lang tayo kay Mang Kanor. Alam mo, si Mang Kanor talaga yun. Walang level sa kanya. Si Mang Kanor talaga yung ano, parang perfect. Kaya alam, ano, isip ko talaga kay Mang Kanor, partner, may gaganap din talaga sa bangka. Wag na. Ito pala segway, ng, ano, ng sabihin list. Para dun sa mga ano. Ay, mali. So, bali, hindi na promote ko yung kwento. Anong oras ako makakapagkwento dun sa magsasaka? O kita mo, ano ba talaga mangingisda o magsasaka? Mangingisda pala. So, lahat imbento na to. Hindi, alam mo yon. Gusto ko nang itawid yung kwento tungkol sa mangingisda. Pero alam mo, partner, sa sobrang dami ng input natin tungkol sa mga comments natin, nawalan siya ng, na-realize ko, pag kwento ko siya, parang wala na siyang meaning. Wala akong connect. So, ayoko na lang siyang ikwento. Sarat. Nakalimutan na talaga ng mga tagabakinig. Kung ano yung hugot ng kwentong yon. Hindi, kaya ako sinabi yon. Kasi bakit nga ba? Ang pinag-uusapan natin yung sana, yung dumating yung araw na ang buhay natin, yung parang tumatambay ka na lang. Yung ang tagal mo, sobrang chill. Oo, kasi alam mo na everything is in place. Yung mga, may pagkukunan ang lahat. May pagkukunan ng panggastos, pang emergency, lahat. Parang sobrang ganon. Yun yung gusto natin na buhay, diba? Kaya nga, nagtatrabaho tayo ng matindi at husto para hopefully ma-achieve natin yan sa lalong madaling panahon. So anyways, kaya naalala ko yung nabasa ko tungkol dun sa kwento ng mangingisda. Okay. Na si Bruno. Ibalik na natin kay Bruno. Okay. Yan. So tuloy po ang kwento. Tuloy ang kwento. Ayan. Ito na. So si Bruno, nangingisda siya ng maaga pa lang. Mm-hmm. Yan. So bago magtanghali, to make the long story short, bago mapasukan ng kahit anong bayad politika, charot. Itong kwentong ite, yan. Mm-hmm. Ano, bago magtanghali, nagawa niya na lahat, partner. Okay. Benta na siya sa palengke ng kaunti, 'di ba? Nakauwi na siya sa kanyang misis. Mali yung sequence mo ng isda muna, nang ibebenta ko walang isda. Hindi, nang isda na nga siya. Ah, okay, basta, okay. Summarized version. Bago magtanghali, natapos niya na lahat. Okay, ibig sabihin okay. na ibenta niya na yung kaunting nakuha niya. Mm-hmm. Nakauwi na siya sa kanyang misis. Nakapaglaro na siya sa mga anak niya. Pagdating ng hapon, nakatambay siya kasama ng mga kaibigan niya. Nakapag-inom siya, nakapag-videoke siya with friends. Okay. Ganun. So yun yung buhay niya. Ano yun? Everyday regular routine. Oh, yun yung regular day. Okay, yan. Okay. Ganun. Na pagdating ng hapon, chill na lang siya. Mag-aano na lang siya sa mga kaibigan niya, mag-iinom. Makikipagkwentuhan, yung mga ganun. So may dumating na sobrang yaman na businessman. Okay. Lumapit kay Bruno. Anong pangalan? Tatagal tayo dito. Anong parang mayaman na pangalan, partner? Okay, okay. Inigo. Yan, di ba? Inigo mala. Mayaman yung mga Inigong pangalan. Ah, okay. Di ba yayamanin pag Inigo? Anyway, so huwag ka na kumunta. 8:16 na. Tapusin na natin ito. Para ano, para ma-process pa kasi nawala na talaga sa processing yung akin eh. So anyway, so nga, dumating si Inigo, na-observe niya kasi si Inigo ay nagbakasyon sa Glet. Dun sa beach kung saan nangingisda. So na-observe niya yung ano, yung routine. Okay. At bilang isang businessman na yayamanin, naisip niya na pwedeng maging business opportunity itong ginagawa ni Bruno. Oo, so lumapit siya kay Bruno. Sabi niya, Bruno, anong
ano mo, anong routine mo, ganyan. So, kung ito ni Bruno, yung routine niya, ganyan. Mm-hmm. Magkano ang kinikita mo sa pangisda mo? Ganyan. Tapos, let's say, ito na, magtatagal na naman tayo sa magkano, partner. Magtatagal na naman tayo sa amount. O let's say, kunyari, ang kinikita niya sa isang araw. Kailangan yung realistic. O, kunyari, ano ba yung realistic sa ano? Sa mangingisda. Sa mangingisda. Kunyari, hindi, ito na lang. Yung recent na trip ko, sa pagudpod, meron doon nangingisda. Tapos pagbalik niya, ang dala niya mga pugita. Tapos ang benta niya doon sa pugita ay 120 to 150 ang isa. Talaga? Eh, ang mura? Ang mura. Tapos ang lalaki. Aba, kasi pugita yun eh. Ang laki, di ba? Pugita, tapos 150 lang. Eh. 150? Sa amin nga, yung baby pusit nga lang eh. Mura, ano ka, 350 eh. Ano ka ba, partner? Kapag ka nilagay na nga sa... Iinulam na nga, 850 na. Pumamahali na restaurant. Pero yun, di ba? Ano, 120 to 150. Ang laki-laki niya talaga. Na, ang laki niyang pugita. Okay. Tapos, parang tiningnan ko, syempre nagmarites ako eh, partner, kasi in-observe ko siya eh. Naglakbay-lakbay siya ng kaunti dun sa gitna, tapos maya-maya bumalik siya. Tapos maya-maya, may mga lumapit na sa kanya. So sabi ko, ganito siguro yung routine. So tumingin ako, tapos siguro yung mga nahuli niya, mga lima. Mm-hmm. Tapos, kunyari 5 times 150, magkano yun, partner? O times 100 na panlima yun. Huwag mo lalagyan ng butal. Huwag mo lalagyan ng butal. Ang sakit sa ulo. Mas stress tayo. Mas stress. Yun. Kunyari, 500. 500. Oo. Diba? 500 sa isang araw. So sabi ni Bruno, ang kinikita ko ay 500 sa isang araw. Mm-hmm. Tapos sabi niya, sabi ni Inigo, ilan ang bangka mo, Bruno? Isa lang. Ito lang naman yung bangka mo. Alam mo ba na kapag ka nag-invest ka na mas maraming bangka, sabi ni Inigo, mas dodoble ang iyong ang iyong income. Doon sa 500 na yan, pwede maging 1,000. Kapag ka mas madami ka pang bangka, pwede maging 1,500, pwede maging 3,000 isang araw, sabi ni Inigo. Correct, correct. Tapos, ang mangyayari, kapag ka marami ka ng bangka at marami ka na nakukuha mga isda, may mga lalapit sa'yo. At kunyari, kung lalapit yung mga taga-century tuna, hindi ko maisip. Nalapit yung mga taga-century tuna sa'yo. Diba? Diba? Para. Yung tuna yung pusit mo. Ang labo talaga na usap. Ayoko na tapos. Ang labo. Huwag ka magula. Ang gulong ka usap. Gusto ko na tapusin. Ayan. So yun na nga, partner. Sabi niya, pwede. Hindi lang pugita. Lahat mangingis na. So, ibig sabihin, lahat ng sea creatures. Okay. Diba? Okay. So, yun na nga. May mga pwedeng lumapit sa'yo ng mga kumpanya. Mm-hmm. Pwedeng gawing canned, pwedeng gawing sardinas. Yung ano mo, sardinas mo. Bigyan mo sardinas. Ano mas nabay sardinas? Ayun, yung ganun. Yan, ganun. At kikita ka ng ganito kalaki. Mm-hmm. Tapos sabi ni Bruno, tapos, ano mangyayari? Di yayaman ka. Ang dami mong gagawin. O tapos, anong sunod na mangyayari pagkatapos kong yumaman na ang dami kong gagawin? Di sa sobrang yaman mo, ang gagawin mo na lang, mangingisda ka na lang kung kailan mo trip. Uuwi ka sa bahay mo nang bago magtanghali, maglalakbay ka with friends at mag-iinom ka pagdating ng hapon. Ganun na lang ang magiging buhay mo. Sabi ni Inigo. Tapos ang sabi ni Bruno, hindi ba? Yun na ang ginagawa ko ngayon. Oo nga naman. Diba? Ang moral of the story, ano po? Wala na. Ang moral of kanya-kanyang isip na lang po. Kanya-kanyang process. Pero ang galing, no? Nung nabasa ko ngayon, na parang sobrang iniisip talaga natin. Sabi ni Bruno, mayaman ka lang, pero mas matalino pa kayo. ang sabi talaga ni Bruno in his mind, yung gusto mo palang mangyari sa buhay mo, nangyayari na sa akin ngayon. Diba? Hindi pa ako na-stress. Diba? Nakaka-stress kaya isipin mo. Ang dami mong bangka, ang daming isipin. Kapag binagyo, ang daming gastos. Kapag may nasira isa, dalawa, tatlo, isipin mo na naman diba? Yan. Stress na naman. Mas madami pang tao. Hindi katulad ng kung ano lang yung ginagawa niya. Siya lang, he is his own boss in his own boat. Diba? Ganun din naman yung ginagawa niya eh. Kapag ka mas maraming bangka, mas maraming tao. Pag mas maraming tao, dumadami yung pasaway. Diba? Yung ganon. So, kanya-kanya na pong isip. Ano po ang moral ng story sa inyo? Mag-away po kayo. Bala kayo magdebate. Diba? Pero ang ganda. Correct. Na sometimes, sige lang yung hugot niya. We're just so envious. Ingit na ingit po tayo dun sa kung ano yung meron yung iba na bakit ang dami nilang ganito, ang daming ganyan. Pero ang hindi nila natin alam, ang gusto pala
nila ay bumalik sa napakasimpleng pamumuhay. Totoo na kung tutusin, yan yung buhay mo ngayon. Yung simple. Hindi ba? Correct. Diba? Napaka-straightforward ng hugot yan, mga kaibigan. Living a simple life. Ganda. Diba? Huwag nating, masyadong i-complicate ang mga bagay-bagay. Minsan nag-aspire tayo ng matindihan, which is okay. Diba? Naghihirap naman talaga tayo para makuha ang isang bagay. At may satisfaction doon. May sense of fulfillment. Pero minsan iisipin din natin, no? Parang ang saya palang maging simple lang. Oo. Hindi kasi, diba? Tingin mo, kung papansinin mo at the end of it all, hindi ba't yung mga biglang nag-retire, ano bang nagawa nila? Di ba balik sa gardening? Yes. Balik sa simpleng buhay? Balik sa ano? Kasi nag-retire tayong lahat, gusto lang natin ng simple. Magzo-zumba na lang. Oo. Yan. Ako talaga, yan talaga yung ano. At gusto kong mag-retire ng ano, ng hindi matanda, partner. Para mas ma-enjoy para mo pa. Para mas ma-enjoy yung makalakad ka pa, makatravel na malayo. Ganun. Kaya araw-araw. Makapunta na malalamig na lugar. Yan. Kaya araw-araw, partner, yung pagtataya ko sa loto 3 times a day. Charot. Yan lamang. Ang ganda ng hugot ng kwento ni Bruno at Inigo, 'di ba? At saka guilty tayo diyan kasi tayong lahat, aminin natin, yung mga nasa early 20s hanggang nasa mga 30s, 40s and 50s, lahat tayo talagang we work hard for the money. 'Di ba? Lahat tayo subsub sa trabaho, lahat tayo talaga nagkukumahog na magkaroon ng maraming pera. But the end of it all, 'di ba? Iisipin natin, gusto ko pa lang simple lang. Pag nag-retire tayo, happy na pala akong kasama lang yung mga anak ko nasa bahay. Tingnan mo nga, partner, ang perfect example eh. Nagtrabaho ka ng husto, mag-ipon-ipon ka para makapagbakasyon. Kasi in the end, ang gusto mo lang pala magbakasyon. Oh. 'Di ba? Gusto mo lang pala nakahilata. Gusto mo lang pala anytime pwede kang gawin yung anong gusto mong gawin na walang mag-ano sa iyo, magdidikta. Tama. Diba? Yung gunner. At yun ang ginagawa ni Inigo. At yun ang ginagawa ni Bruno. Ni Bruno. Na ngayon ikinamamatay ni Inigo para maging ganun yung life niya. Diba? Oh. So wag po tayo rin, obviously, yung isang ano, higuhugot pa talaga dito, wag po tayong naiingit ng so much. Kasi ulitin po namin, yung akala mong kinaiingitan mo, sa'yo pala naiingit. Tama. Diba? Kasi meron kang wala siya. Meron man ikaw na wala na meron siya. Basta yun na yun. Basta yun bala na yun. Na kayo. Bala na kayo. Itigil na natin to. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras nito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa atin. Mahiwagang burla yung ating mapapakinggan. Kaya tinyo pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, magandang araw sa mga paborito kong DJs. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mapait kong love story. I hope by sharing what I am going through, mabawasan ang sakit na nadarama ko. I am 50 years old, byuda, at active sa social dating apps. Dito ko nakilala si Kent. He made the first move. Nag-chat, nag-text, at nag-video call kami. Mukha namang matured na, kaya nagulat ako when I saw him in person kasi sobrang bata. 20 years old lang, binata. I drove 2 hours at sinundo ko sa isang fast food chain. Dinala niya ako sa Saan dinala? Lumabas kagad yung dila ko eh.
Dinala mo lang lumabas ay dila. Grabe. Grabe siya. Anyways, dinala niya ako sa isang malaparaisong private resort. Konti ang naka-check-in that time kasi kasagsaga ng pandemic. Ang intense ng unang gabi namin. Uminom kami ng beer, nanood ng Netflix na may kahalong kisses and hugs in between. Umuulan nun. Kung yung mga K-drama may 18 episodes, nakapito si Kent that night. OMG! Pwede ba ito sa radyo? Nasabi itong ko, episodes. Itong episode. Mahaba-habang teleserye. Mahaba-habang laban. Oh. Nag-usap din naman kami. May girlfriend daw siya dati na same age niya pero it did not work out. May edad daw talaga ang gusto niya. During breakfast, sinusubuan niya ako kahit marami nakatingin. Kilig ako to the bones. We swam again after an hour and kahit may ibang tao sa pool, he kissed and hugged me. Kinuha niya pa ang phone ko at nirecord ang mga sweet gestures niya. I offered na ihatid siya nung pauwi na kami pero magpapasundo na lang daw siya sa papa niya sa kanto. Bago siya umalis, pinatugtog niya yung binibini at isinayaw ako. Ay, matugtog yung binibini part. Ang ganda-ganda mo namang 50-year-old ka, te! Teka, kaninong binibini ba? Since 50 years old to, malamang ano? Malamang, kaninong version ng binibini? kay Zach to. Baka kay Zach, kasi ang pumili ay ano, ang pinili ay... Jano Gibbs to. Jano Gibbs. Kasi 50 years old na, no? O sige, umayon. Ibagay natin. O sige, ibagay natin. Okay. Oh, diba? Okay, sige. So, ayun na nga. Pag hindi bagay, tanggalin mo na lang, ha? Ibalik natin sa dating, ano? Oo. So, yun na nga. I offered na ihatid niya. Ihatid siya nung pauwi na kami, pero magpapasundo na lang daw siya sa papa niya sa kanto. Bago siya umalis, pinatugtog niya yung binibini at isinayaw ako. Yeah! Alam din! Kailan din naman ni Ating? Kilig na kilig. Kilig na kilig. Ayan! Bata! Sariwa! Itong binibini ba yung ano? Alin? Pinatugtog sa'yo? Ayun na. Habang sinasayaw-sayaw daw siya. Oh, ganda. Hinahangin-hangin yung hair. Hinahangin-hangin yung hair. Ganyan. Oh. Tapos yung naka-maxi dress. Tapos hangin-hangin ng buhok. Oh, diba? Aura-aura sa resort. Tapos basa ang kilikili. Diba? Mainit yung summer kaya. Oo nga. Oh, anyways. Kinuha niya ulit yung phone ko to take pictures of us. Hindi ko napigil ang luha ko. Wala pang gumagawa sa akin noon. Not even my late husband. When I got home, tumawag siya to make sure na nakauwi ako ng safe. Wow. Ganda! Kinis-kinis! Walang ringkes! Grabe kasi kanya. Hindi kasi part of 40 na tayo, meron tayong wrinkles eh. Buti na lang talaga, di ba? Oo, mga laugh lines. Oo, pero ito. Banat na banat. Banat na banat. Fresh ang eggs. Botox na botox. Iba din. May pagtawag. Oh, nakauwi ka na ba ng safe? Kala mo, hindi nanganak ng ilan. Ang siki. Ang kipot. Ang kipot-kipot, girl. Papapasana all ka na lang. Ay, eh, no? Ay, nako, say na nga. Ken was consistent. Laging in touch. Wala namang hinihinging regalo, pera, o load. Araw-araw, he keeps me posted sa lahat ng ginagawa niya. Ipinapadala sa akin ang pictures ng niluluto at kinakain niya. Wow, talaga naman. And after a month, sinurpresa ko siya where he jogs. He was happy, kaya pinupuntahan ko na siya doon every month. One time, he went to my place. Naku, ayan na naman. Mapapasabak pa naman yun. Si Ateng na botox na botox.
Grabe tayo sa kanya. Doon sa bagay, malamang kilala naman niya tayo. Oo, tambalanista yan. Hindi yan sa sulat, kung hindi niya alam. Na hindi niya alam kung anong ano isasabak niya. Actually, Porter, buti na nga, bago ko, kasi diba, ang kwento ng Mahiwagang Burnay is always live. Ibig sabihin, we don't read it in advance. Kung kailan yung oras na babasahin siya, yun lang yung oras na babasahin namin siya para yung aming reaction expression. At expression namin ni Chuper. Buti na lang, nabasa ko yung email nung writer natin, partner. Sabi. Ang sabi niya, yung pictures for your eyes only. So may picture, partner. Gusto mo ba? For our eyes only, partner. Wait lang. Tatanggal ko sa email. Itong writer natin nagtitrigger din eh. Ano? Paano tayo mag-react? Kaya nga eh. Kaloka. Wait lang. Sandali. Hindi ko kasi nakita yung picture. Oh, ito na. Ay? Anong ihanda ko music? Ito lang. Huwag mo na ka. Huwag kayong mag, ano. Wait lang kayo dyan. Para lang may picture in mind. So, ito si 50-year-old. Wow. Kita kilikili po. So, ay! Yawag ba yan? Itatago ko dito sa sleeves ko. Ayan. Ito. Ay! Patingin nga. Hindi naman. Ayaw! Pasaway kayo! Huwag mong ipakita. Ay, batang-bata nga. Pero okay naman. O, ito. Okay. Bilisan mo! Patingin. Ah, okay. Okay. Parang tropa ko yung isa. Oh. Mukha-mukha nga ng tropa mo. So, huwag ko daw pakita for our eyes only. Okay. Para magka-picture tayo in our head. So, anyways. Oo, na-imagine ko na. Ayan na. Kulot-kulotan si ate. Kulot-kulotan si ate. Yung kulot niya, yung ano. Oo. Yung kulot ng araw. anyways. Okay. So, ito na nga. Meron ba tong ano? Happy ending ba to? Anyways, one time he went to my place. Namasyal kami at kumain. Nung Pasko, dinalaw ko siya. Ibinigay niya sa akin yung favorite denim jacket niya and jogger pants. Wala na kaming pagkakataon para maging intimate, pero kontento na ako sa mga halik at yakap niya. Ay. Last January 10, alam niya na I will have my booster shot. Nag-text siya. Hydrate yourself there and have enough rest. Wow. Hindi na siya nagparamdam after that. Tinawagan ko at tinanong kung may problema ba kami at sabi niya wala daw, busy lang daw siya sa school. Hindi na naman nagparamdam so tinawagan ko ulit after 2 days. Busy lang daw talaga siya. 9th month sa rin namin noong February pero hindi niya ako binate. Iniwan ako sa pedestal tambalan. Hindi na ako nag-reach out. Tinanggap ko na lang na I was ghosted. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Hindi ba nag-promise ka pa sa akin na susundan mo ko sa US after your graduation at pagkapasa mo sa board exam? Why did you ghost me? Palitan ko lang ng background music. No? Uulitin ko na lang parte para mas madrama ulit. Take. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Nag-stop ang background music. Halilin ko, dami kong pinipindot. Wait lang. Pwede na po ba? Pwede na. Go ahead. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Hindi ba nag-promise ka pa sa akin na susundan mo ko sa US after your graduation at pagkapasa mo sa board exam? Why did you ghost me? Hindi ako nagmamakaawa na mahalin mo ulit ako gaya ng ipinadama mo sa akin nung umpisa pa lang tayo. Ang hinihiling ko lang, stay for a while para maturuan ko ang puso ko na limutin ka. Iniiyakan kita gabi-gabi. Despite the pain, nagpapasalamat pa din ako sa lahat ng memories natin.
Alam ko na stressed and pressured ka sa studies kaya hindi kita iistorbohin. And I pray na sana gabayan ka ng Diyos. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris, ang inyong broken-hearted na tambalanista, Nena. Pasensya ka na, Nena, ha? Oh, nagtatawanan kami. Nagtatawanan kami. Akala naman kasi namin, dire-diretsyong ano, dire-diretsyong good ano. Oh, nakakakilig, masaya. Nakakakilig. Hindi ko naman alam, ha? Nakalimutan namin na ano yung first part pala of the kwento, sinabi mo na parang ano ba yun? May pinagdadaanan siya. May pinagdadaanan siya. Ka talaga. Oh. Diba? Pero alam mo, Nena, happy kami for you. In fairness talaga. Dahil na-experience mo yung mga na-experience mo. Yung diba? Iba wala eh. Yung iba, hindi nila na-experience niya. Yan, 'di ba? Yung iba nila, pero gustuhin man nilang maka-7. Pero hindi, 'di ba? May isa nga wala. Correct. Ikaw gustuhin, pito sagad-sagad correct. Pa. Correct. Gustuhin man nilang isaya-usaya ng binibini, 'di ba? May pa background music. Gustuhin man nila na magsubo sa kanila. Pero wag ka napasubo sa correct, awan ng iba. Diba? Totoo. Diba? Pero ikaw talaga naman. Oo. Na napakabongga ng inyong naging relationship. Diba? So, ang pinakamahirap lang talaga dito is the ghosting part. Yun talaga yung nakakalurk eh kung bakit minsan yung ibang mga tao hindi nila masabi kung bakit. Mm-mm. Minsan nga mas maganda na lang sabihin mo kasi kapag hindi mo kasi sinabi, may isip mo anong mali. Mas masakit. Diba? Mas masakit. Parang saan ako nagkamali. Para next time naman, alam niya. Next time na mapupunta siya sa isang relationship, alam niya kung saan siya magbabago, alam niya kung ano yung pwede niyang i-improve, ano yung dapat niyang tanggalin, yung mga ganun. Hindi ko mag-gets talaga yung mga ghosting eh. In your case, kay Nena, di ba naging kayo? Mm-hmm. Wala ka bang idea kung saan siya nakatira para alamin kung ano nangyari sa kanya? Mm-hmm. Kasi medyo nakakapagtaka lang na, oo, pwede mong tawagan, di ba? Pero hindi mo natawagan. Oo. Hindi ko makontak, okay, pero dahil mahal ko tong taong to at alam ko sa sarili ko na magjowa kami, di ba may agreement kayo, may relationship kayo, mm-hmm. pwede ko siyang puntahan sa bahay. Pwede mo pa siyang ilaban eh. Correct. Actually. Kasi jowa mo siya eh. Mm-hmm. Compared sa taong hindi naman sila tas bila nawala. Yung sinasabi natin, lagi na compared to people na walang label. Yes, yung kayo yes. May label kayo eh. Yes. Di ba? Magjowa kayo, may nagaganap nga eh. Mm-hmm. Di ba? Kung saan kinakakarating. At saka may mansari. So ibig sabihin, kasi may mga iba may nagaganap pero hindi mag-jowa. Kakaloka. Oo nga naman. Oo, yung iba nga may jowa na. Oo. Na iba, may ganap pa rin sa jowa ng iba. Ang daming ganap sa buhay nila. Ang dami. Pero yung sa inyo, may monster eh. So ibig sabihin, kumbaga parang clear. Correct. Kung what is going on between the two of you. Tama. Kasi may pag-celebrate eh. Diba? Tama, may, na every 11th of the month or every 15th of the month, diba? May ganun. So, ibig sabihin, it is acknowledged that there is a relationship. So, tama si partner, pwede mo pang ilaban. Pwede mo pang itanong, i-push. Oo. Correct. Kasi kung hindi mo lang siya makontak ngayon, pwede mo siyang puntahan sa bahay nila kasi jowa mo naman siya. Mm-mm. Diba? Malamang kilala ka ng mga magulang. Kung hindi ka pinakilala na sa mga magulang, butas ng konti eh. Pinakilala ba? Hindi ko na ano. Nabanggit eh. Baka lang tinan mo yung aspetong yon, 'di ba? Baka kilala ka pala sa bahay nila, mm-mm. kilala ka ng mga kapatid. Alam mo kung saan siya nakatira. So puntahan mo, mag-usap para kayo lang, bakit siya nawala. Para malaman, 'di ba? At ngayon kapag ka nalaman mo, tanggapin mo. Mm-mm. At least alam mo na, 'di ba? Yun yung mahirap kasi nakakalurky talaga yung ghosting eh. At 'di maganda, yes. Maganda talaga para sa akin magkaroon ng closure. Kaya siguro itong message na ito or kwento na ito ay para sa iyo na nag-iisip na i-ghost na yung jowa mo. Diba? Mm-hmm. This is your sign. This is the sign na hindi mo dapat siyang i-ghost. Ipaliwanag mo kung bakit. Diba? Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo na gusto, kung bakit wala na, kung bakit diba? May iba ka ba? Ayaw mo na kasi ganito, 'di ba? Kasi yung you leave the person hanging, napakahirap kasi noon. Nakakabaliw kaya 'yan. Ako, I've been ghosted. Eh. Alam ko talaga yung feeling ng anong ginawa ko? O kaya yung feeling na ano ba? Nakidnap ba siya? Hindi naman siya mayaman. Magtatanong ka, ba't siya nawala? May nangyari bang masama sa kanya? Kumbaga parang nakakapraning, nakakabaliw, nakakasira ng maayos na mental health. Mm-hmm. Diba? So, huwag kang mang-ghost. Ipaliwanag mo kung bakit.
Tama. Be, have that courage, 'di ba? Be brave enough to say why. Correct ka. So sa yon nena, usisain mo. Mm-mm, pwede. Diba? Kasi, pero kapag pagka enough na yung usisa, tapos wala pa rin. Oo, nakahanap ka na ng sagot, hindi man verbal yung sagot na nakuha mo, tanggapin mo na. Yeah. Diba na hindi kayo para sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong na dumaan dahilan. Lang talaga siya sa buhay mo para makatikim ka ng 7. Na parang seven ano, rounds, isipin mo yun. Oo, diba? Tsaka yung pag ikot-ikot sa'yo sa ano, sa pagsayo sa'yo ng binibini, diba? Totoo naman, hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Mm-hmm. Hindi lahat ng lalaki can do that and will do that and will be proud to do that considering mm-hmm. yung age ha. I mean, nakita namin ni partner yung ano, yung pictures. Hindi naman sa judge ka namin, pero 'di ba? The age is obvious. 'Di ba? Mm-hmm. Pero pinaramdam talaga din sa ni Kent na, mm-hmm. na ikaw ay bongga. Correct. 'Di ba? So, ganda-ganda mo, 'di ba? Ganda-ganda mo, haba-haba ng hair mo. Pwede ka pa palang mahalin ng ganun, pwede ka pa palang makatikim ng ganyan, 'di ba? So ibig sabihin talaga, partner, ito talaga ang pagpapatunay na kahit 50 ka na, mainit pa rin. 'Di ba? Oh, hot mama. Hot mama. Si ate. Hindi ba talaga, alam mo, mahirap talaga mag-base sa pictures o sa itsura ng isang tao. Kasi yung itsura ni ano, ni ateng, ni nena, alam mo, para siyang ano, yung teacher na teacher siya na hindi siya magse-seven rounds. Sorry, so hindi mo talaga masasabi, no? Hindi mo isipin na magagaganon yung ano? Oo, na magagaganon. No, tatumbling split. So, para dun sa mga ano, nasa 40s, nasa 50s. Well, malapit-lapit ka na rin doon. There is hope. Oo. Mainit pa rin. Kasi may mga tao talagang ang hanap nila, ang kahinaan nila, ang interest nila ay yung mga taong mas may edad o mas meron. Matanda sa kanila. Ay, ganun so, eh. Meron at hindi mo talo. Meron market. There is hope. Uulitin po namin, meron pong pag-asa. There is hope. Yan. Usisahin mo, nasayang kasi. Di ba, malay mo, ito iniisip ko, baka merong hindi magandang nangyari kasi doon sa lalaki. O maaaring sobrang, di ba, hindi natin alam. Okay, hindi niya ma-process. Oo. Baka may managsabi sa kanya na, ano ba yan, nagjowa ka na mas matanda, ito yung mga consequences. So ngayon, dahil bata siya, hindi niya ma-process yung ganun. Yun, pwede mo. Mga magulang. Oo, yung mga ganun. Pwede mo namang ilaban. Pero syempre, ang sasabihin din namin sa'yo, nena, may consequences din kasi talaga yan. Diba? I mean, we are still in the Philippines. Pilipino ka, Pilipino tayo. Yung kultura kasi talaga natin, kahit na sabihin natin moderno, konserbatibo pa rin. So, kaya, ready. Yan. To face yung mga Marites, mga Marisol, yan, na nagagawa ng mga kwento tungkol sa inyong dalawa. At least, mahanapan mo lang ng sagot, diba? Na parang, ay kaya pala. O sige, tatanggapin tapos, ko na. Tapos, kapag ka nalaman mo, chikahin mo naman sa amin. Diba? Para hindi rin, para may part yung mahibagang muna yung kwento hindi mo. Hindi lang yung part, para hindi tayo nag-ghost, para rin tayong nag-ghost kasi nagtatanong tayo, bakit? Maayos naman. Ang ganda naman, diba? Okay naman ang lahat. Tapos biglang all of a sudden, wali nga nga. Diba? So may alam, aabangan namin yung ano, continuation ng ano, yes, nena, kwento ha? Mo. Nena ha? Abangan talaga namin yan. Well, salamat nena for sharing your story with us. And I hope, Kabisyo, wala kasi sitwasyon na ikaw ay ginost. At kung ikaw nagbabala ka mag-ghost, wag na. Uulitin namin, ito yung sign. Ito yung reminder mo na wag ka mag-ghost. Be strong enough, be man enough, be a woman enough, ba? Diba? Na nasabihin ang totoo kung bakit kailangan mong lumayo. Tama. Okay, dogs. Salamat, nena! At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Partner, batiin lang natin na bago tayo mag-fan scan at bago tayo magpatuloy sa ating Facebook Live na ang Philippine Navy partner ay naghahanda na para mag-celebrate ng kanilang 124th year.
of being the nation's naval and maritime component force for the country's defense and security. Ayan. Malapit sa ating puso ang mga sundalo, kaya binabati natin sila. So, malapit na silang mag-celebrate ng kanilang 124th year. Ayan. So, more details later. So, congratulations! Congratulations! O siya, ha? And good luck at again, Kabisyo, ulitin lang po namin, ha? Fanscan, susunod na sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!